along the way to Damascus ay na-meet niya si Lord sa isang sinag na nagulag siya. At tatlong araw siyang nabulag at at pinadala ng Panginoon si Ananias para sana siya ay ibalik yung kanyang paningin. Pero sabi ni Ananias, para praise, no? Panginoon, kilala ko yung tao niya, marami akong balita dyan na pinapatay niya, pinapauli yung mga Kristiyano. Pero sabi ni ng Panginoon, hingkod ko yan, huwag kang matakot. At ayun nga nangyari at mula nun ay patuloy na naglingkod si Paul sa pinapangaral yung salita ng Panginoon. At maging kanya yung bayan, mga kababayan doon ay pinagbantaan na rin. Siya na ipapatay ngayon. Dati siya yung pinapatay. Ngayon siya na ipapatay dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? At Philippians 1, ito yung letter ni Paul na nasa kulungan siya. Kakulungan niya yung sulat niya na sa kanyang mga kasama na ang sulat doon ay sabi niya na minamahal ko kayo. Kasi si Paul normal sa isang grupo na kapag nawala yung leader nagkakagulo, di ba? So si Paul ay parang naging leader na rin nila. At kaya siya yung tinulong. At dun sa letter niya na pinadala niya sa kanyang mga kababayan, may mga kasama na minamahal ko kayo at palagi kayong nasa panalangin ko. At ganun din yung pasulat niya ron na ipagpatuloy niyo lang yung paglilingkod sa Panginoon, magkaisa kayo. So sabi niya, maging kanyang pagkakulong ay hindi ito kawalan sa akin kundi ito ay kadagdagan sa kanya. Yung letter niya bilang pagpapalakas sa mga kasama niya na magpatuloy. Naalala ko nga si Brother Francis, parang leader ng Sikaina. Na kahit tayo ay isa sa atin o kahit si Brother mapunta sa ibang lugar at mabalitaan na tayo yung papatuloy sa Panginoon ay yung joy ni Brother Francis ay umaapaw. Amen. Amen. Sabi nga si Esther, assistant pastor na. Okay. Diba? Amen. So, yung joy, di ba? May asawa niya, no? Na, yung joy, di ba? Lalo na ni Brother Francis dahil nga dito. Amen. Number one si Lord, siyempre. Amen. At yun nga sa letter niya na yun, sabi niya din sa yung kanina, sabi niya, having the same mind sa verse 2, na pwede kasi na magkagulo-gulo sila, pwede na sila ay hindi magkaunawaan o tumigil sa kanilang pag-report. Sabi sa same attitude, Jesus prayed that they may be one even as we are. Ay sabi sa John 17:11, at wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yung mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. So ang ama at ang anak ay meron silang pagkakaisa. At ganun din ang gusto niyang mangyari sa atin, na meron tayong pag-iisa sa Espiritu. Having same love. Love one another. The alternative, a new covenant commandment I give unto you that ye love one another as I have loved you. That ye always love one another. So ito yung lagi, yung kabisado na siguro yan. Madalas natin na makikita ang verse na yan. At kung patuloy lagi natin nakikita ay patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Katulad niya sabi yung pinatawag ni sister, talaga ayaw niya nung sinisigawan siya. Di ba? Pero dahil kay Christ na nasa kanya, ay nabago niya siya. Amen? Maging ako din dati. Kumbaga, kapag ginawan din ako ng masama,
pasimpleng gagawin ko rin siya ng ano, gaganti. Simple, medyo mabait ang konti. Katulad nga yung nangyari din sa isang nakatira sa akin. Yung dalawang buwan lang hindi nagbabayad. Ako pa ipapapulis. Pero yung love na hindi naman hindi ako nakaano ng galit sa kanya. Pero yung love na binigay sa akin ng Panginoon ay na-apply ko. Dahil yung access na makapag-text ako sa kanya ng mga Word of God ay nagagawa ko pa rin. Kahit dun sa kasama natin sa trabaho, di ba? Pag nakapag-away na tayo, hindi mo na masyasyaran yun. Hirap na. Di ba? Pero kung tayo patuloy na yung love maghahari sa puso natin, andun pa access natin o yung boldness na makapag-share sa kanila, di ba? Esteem each other better than himself. So sa verse 4, di ba? So consider other, di ba? Better than sa sarili natin. Na lagi natin na katulad ng Panginoon Jesus, di ba? Yung kanina, na siya'y Diyos, pero hugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. Maging yung kanina na yung siya'y Diyos, inubad niya yung kanyang pagka-Diyos, at siya'y bumaba sa atin, inabot tayo. So kung isipin natin palagi yun, kumbaga, kung ang Diyos nagpakababa, kailangan, bakit hindi ko kayang magpakababa? Amen? Kasi madaling magpakababa sa taong mahal natin. Lalo na sa asawa natin kasi wala tayong choice. Araw-araw natin makikita yun. Diba? Pero yung kasama natin sa trabaho, sabi nga, magkaroon ka na ng kaaway, huwag lang sa loob ng bahay. Pero yung kasama natin sa trabaho, minsan wala na rin tayong pakialam, may labas lang natin yung feeling. Diba? Kaya yung Lord natin ilabas yung ating feeling. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Maging siguro, pwede naman natin, ano yun yung kapwa natin, si Tain. Diba, may sinabi, no? Samuel, yung sinasabi niya, parang hindi maganda. So, paano ba natin sabihin? Paano ba natin sisitahin yun? Uy, mali yan. Ganun ba? Pero, mas maganda na, siguro, may mas maganda pa yan. Diba? So, nasabi natin kung ano yung gusto natin, pero hindi naman siya naisulto, diba? Okay yan ha, pero itong mas maganda pa na, mas maganda ako. Diba? Amen? So, maging sa ano? Maging sa mga, sa preaching, may pipits. Tulad ko. Ha? Medyo, misa may nakikita tayo parang, may nakikita tayo na parang mali, o parang hindi natin naunawaan, o parang hindi sang-ayon sa ating pananampalataya. Siguro, tingnan na lang natin kung ano yung maganda na makikita natin. Kasi minsan, napansin ko, kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, patuloy na lumalalim, yung kaalapan natin lumalalim lalo. At minsan, yung iba na hindi nag-aaral, hindi na nila masyadong naiunawaan. Ibang level na kasi tayo. Amen. Having same purpose. Kasi, sa atin, ang madalas na tirahin ng kalaban ay yung ating mind, yung ating heart, saka yung ating body. Di ba? Yung magkasakit tayo, kaya di tayo ng ating Bible study. Di ba? O kaya, yung mind natin, yung talagang maraming problema, yung puso natin, broken heart. Di ba? Yan yung mga dalas na... wala sa amin. Wala ngayon din dito ngayon. Having same purpose. To see Christ exalted above everything else. To see Christ exalted above everything else. Sabi dito sa John 13, by this shall all men know that you, ye are all, are my disciples, if ye have loved one to another.
So, ang Panginoon ang matataas kung patuloy na tayo ay nagmamahal at nagmamahalan. Amen? Kaya nga sabi ko patotoo ron sa ano, at kung ano bang meron dito sa taong ito. So, ganun din sa atin, no? Na kung minsan kahit na hindi tayo nagsishare ng Word of God, nakikita dun sa buhay natin. Kaya yung ating Panginoon at magtatanong siya, ano ba meron dito sa taong ito? Malalaman niya na meron palang Kristo sa buhay. Amen? Amen. Being of one accord. Fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. To make peace within us and our church a top priority. So having same purpose, so kung aking magiging purpose palagi ay yung kapayapaan, yung magiging purpose natin lagi ay yung ikatataas ng ating Panginoon, maging yung church. Di ba? Ito na yung last. Ay, man. Okay. What are the obstacles in attaining unity? Ako niniwala ko kaya patuloy na lumadamit yung sikaina dahil sa unity. Amen. Dahil sa love. Dahil sa humility. Amen? Amen. At saka malapit kayo rito. Eh, sa amin malayo eh. So what are the obstacles in attaining unity? So ano yung mga problem, di ba? One is failure in communication. So, isang pag may problema, hindi na pinag-uusapan. Di ba? Sabi natin kanina, consider lagi natin yung feelings din ng iba. Na kapag against atin, huwag tayong masasaktan. Diba? Ano pa, yung kulang sa information. So, disagreements. So, hindi tayo nagkakaroon ng unity o ng love dahil din sa kakanya-kanya tayo. Lagi yung tayo yung ano, gusto natin yung idea natin ang masunod. Ayan. Dati yun, di ba? So, kailangan para ma-avoid yun ay yung laging ano, yung napag-usapan natin kanina ay yung consider yung knowledge na ito. Difference agenda. So may kanya-kanya tayong ano. May kanya-kanyang lakad. Diba? Kaya natutuwa ako nung nalaman ko pumunta kayo ng Global Village. Hindi niyo ako sinama. So, yun is part yung pala ng ano yun. Ng unity. Diba? Pero kita nga ako sinama. Kasi galing na ako. Force teaching. So, ito yung mainit na ano ngayon, di ba? Na kumisan hindi pagkakaunawaan ng mga o yung maling turo. Diba? Philippians 4:3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one